Good morning po sa lahat. Sa lahat ng mga teachers natin dito sa Lanao del Norte. Sa ngayon, meron tayong problema sa tungkol dito sa COVID-19. And dahil dito, nagkakaproblema din tayo sa ating mga functions. Sa ating mga functions doon sa ating sa schools, lalo na yung pagtuturo natin. So, ang DepEd ay naghahanap ng mga paraan kung paano natin ma-provide yung dapat natin ibigay o na mga lessons dun sa ating mga bata. So, sa ngayon, merong mga accounts na binigay sa atin ng DepEd. Yung DepEd email at saka meron pang isa yung sa Microsoft na account. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin yung Microsoft account. Yung sa Microsoft account, actually, meron na tayo lahat. Yung sa mga teachers natin, lahat. Makikita natin to dun sa HRIS system. So, ipakikita ko sa inyo kung saan natin makakuha yung account na yon. Punta lang tayo doon sa HRIS, access lang natin ng HRIS. After ma-access natin yung HRIS, yung sa school module. So, pag school module ang maka-access dito, yung mga teacher, mga ICT coordinator at saka yung school principal account. So, sa school module na account ng HRIS, meron dito nakalagay sa left side, DepEd email. Click mo lang yan, DepEd email, at saka lalabas na yung account mo. Ito yung pangalan, yung DepEd email account mo, Office 365 account. Ito na yung Microsoft Office account mo. At saka ito yung temporary password. So, ito ang gagamitin natin pag-access ng Office 365. Pero, yung account na gagamitin ko, hindi ito. Account na gagamitin ko sa isang teacher na yung kapatid ko na teacher para at least makarelate po kayo. Kasi iba yung account ng isang teacher sa personnel dito sa division office. So, start na tayo. Access muna natin yung office site, www.office.com. After that, click mo tong sign in. After clicking sign in, pag meron ng mga account na naka-access ng computer mo, nagamit na tong computer mo in accessing Office 365 site, merong lalabas. So, para makita ninyo kung paano natin gagamitin yon from the start talaga, so gamitin natin itong use another account. Pero kung after using the account, gusto mo i-access ulit, makikita mo to, select ka na lang ng pangalan mo, sa pangalan mo, yung account mo. So, sa ngayon, ito yung gagamitin ko. Pero next time, after ma-install, iba na, hindi na to. Dapat doon na sa pangalan mo talaga, sa account mo talaga. Select ka lang. Click natin to use another account. Ang gagamitin kong account, yung sa kapatid ko. So, ito yung account ng kapatid ko. So, ibibigay ko to sa kanya after ko na to matapos ma-install, magamit, ma-activate. Actually, ang gagamitin natin, ang gagawin natin yun is how to activate first the Microsoft Office account. So, i-activate muna natin to before natin gagamitin. Inagay ko siya sa notepad para copy-paste na lang. Sign in. And then, hintay ka lang. Pagkatapos, ito ang lalabas. Update your password. Dito sa update your password, yung current password, ang gagamitin mo dito, yung temporary password pa rin. Yung kanina. Ito. Ito pa rin ang gagamitin mo. Yung sa inyo, iba-iba yung mga temporary password natin. So, yun din ang gagamitin nyo. Sa account na to, ito ang gagamitin ko. Kasi ito yung temporary password. Yan. Now, ngayon, kasi we need to update our password. So,
kailangan dito, ilagay mo na password, dapat combination of characters, numbers, and symbols. Dito, itry natin to. Ang gagamitin ko na kuan, itry natin na password ito. Hashtag. Kailangan merong, yung sa characters, kailangan may capital letter. So, hashtag QWRTY. At saka may numbers. So, lagyan ko rin ng numbers. Yan. So, i-try natin to. Sabi niya, confirm password. So, same password ang ilalagay ko. Para ma-confirm ko yung linagay ko before. Click sign in. We've seen that password too many times. So, hindi niya ina-accept. So, palitan natin. Ang nangyari, QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang gagawin natin, ibahin natin to. 1, Q, A, Z, 2, W, S, X, 3, E. So, ito ang gagamitin natin. Actually, hindi ito mahirap. Nandun lang, makikita mo ito lahat sa keyboard. Yung hashtag, and then 1, then baba, sa below ng 1, merong Q, below ng Q, merong A, below ng A, merong Z sa keyboard mo. Pero yung Z, ginawa kong capital. The rest, the same. 2, baba ng 2, W, S, X. Only Z ang capital. So, para hindi ka mahirapang maghanap kung ano yung gusto mong password. So, palitan natin to. Until accepted. Tingin ko, matanggap to. Ko hindi pa rin. We've seen that password too many times. Gawin natin tong hashtag at sign. Sign in. Too many times. Ito. Maghanap tayo. Ito mahirap kasi hindi niya tinatanggap. So, i-continue natin hanggang 5, hanggang 7. So, 5, T, G, B, 6, Y, H, N, 7, U, M. Yan. Grabe. So, natanggap. So, ito yung ginagamit kong password. 1QA, ang capital is yung Z. Hanggang 7UJM. So, tinanggap niya. So, ulit, kailangan combination ng numbers, characters, capital letter, at saka small, at saka yung mga symbols. After that, meron pa itong authentication. Kailangan natin i-validate kung totoo po ba yung account na to. So, kailangan may ma-authenticate yung account. So, paano? Meron dito authentication through email and saka security questions. So, ang gagawin natin, through email lang tayo. Sit up now. Authentication email is not configured. So, mag-set up tayo ng isa. Isa lang. Saka maglagay tayo dito ng email. Yung ilagay ko na email, yung
email account ko na lang para hindi mahirap. Tingnan natin kung gagana to. Okay, meron na daw siyang pinadala. Tingnan ko. Okay, meron nga. Okay, so ito yung account, yung verification code. Kakopyahin natin to, copy natin, at saka ilagay natin dun sa box na to para ma-verify niya. So, click mo yan to validate. Okay. Authentication email is sent to Floridric. Okay, tama na. So, finish. So, click mo yan, finish. Click natin sign in o yes para mag-stay siya nakalog in. So nakapasok na tayo. Meron na tayo, makikita natin yung account natin sa Office 365. Under Office 365, pwede ka nang mag-install ng different applications sa computer mo, laptop mo. Merong Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class, Notebook, Sway, Forms. Meron pa dito, all apps. Try natin kung ano to. O, yan, marami. Lahat na ito, lahat na ito ay puro license account. Meron tayong sariling account, license account, given to us by the Department of Education. So, sa ngayon, kasi may nagkakaproblema tayo tungkol dito sa COVID, kung paano natin i-deliver yung mga lessons natin, siguro kailangan din natin may try yung mga applications na pwede natin gamitin sa ating pagtuturo. One of that is yung Teams. Okay? Sa Teams, dito yung mga activity na pwede tayong gagawa ng parang online trainings. Makikita ng mga bata kung paano mo ginawa yung activity, at saka may discussion pwede dito sa Teams. Pero sa ngayon, ito muna. And then sa other video, yung other video, yung sa Teams, doon na sa ibang video yun natin gagawin. So, log out. Sign out ko muna to.